medyo loko. Maglalunch na, wala pa akong nailuto. Naisip ko kasi parang ayokong mag-rice. Parang gusto ko ng pasta. Kaso wala tayong budget. Dito na nga lang ako mag-grocery sa tindahan ni Mother. At siyempre naisip ko nga, Mami B. Ito na lang, itong sweet and spicy na pasit kantong. Dahil nagkikrave ako sa carbonara at wala tayong pambiling evap, ito na lang, bourbon! Siyempre sa carbonara, di pwedeng mawala yung cheese. Hanap nga tayo dito sa rep. At dahil mahilig kami mag-fries, ito, may stock akong nakita. Itong cheese powder na nga lang gagamitin ko. Pinakulaan ko na nga mga B yung noodles. Diyos ko, mga B, siguraduhin yung kulong-kulong tubig. Tapos, 1.5 minutes lang ilagay yung noodles, tapos patayin na yung apoy. Drain ko nga lang siya ng konti. Tapos, nakikita nyo naman, may konting tubig pa. Tapos, nilagay ka na yung seasoning. At syempre, huwag kakalimutan. Para mag-carbonara itong pansit natin, bigyan natin ng bourbon. Busog-lusog. Tatlong ganito ngayon lang yung sinalang ko, mga B. Tapos, haluhaloy na natin pag naglagay nyo na lahat ng ingredients. O, diba? Tapos, ilagay nyo lang yung mga leftover nyo na ulam para may sahog yung carbonara. So, siyempre, kaninang umaga, nag-almusal kami ng ham. Tapos, kagabi, meron kaming tirang century. At yun nga lang, mga biyang isasahog ko dito. Oh, kung mahilig kayo sa cheese, siyempre, dahil wala tayong pambiling cheese na Eden, ito na nga lang cheese powder. Tapos, ilagay nyo na nga dyan yung leftover nyo na ulam, tsaka nyo halu-haluin. Tapos, kaninang umaga, mga bi, nagpabiling siomay si Siden at may natira. Ilalagay ko din dito para naman social lang ating carbonara. Pag niluto nyo nga ito, mga bi, mas prefer ko sa inyo na huwag nyo andurugin yung kanton para mas saucy pag sinandok mo sa tinidor. Pero mga bi, pwera biro, mga bi, pwede nyo itong gamitin pang carbonara itong noodles ng pansit kanton. Huwag nyo na nga lang ilagay yung seasoning nun kung gusto nyo talaga maglasang carbonara, mga bi. Siyempre, evap na sa cream and cheese pa rin talaga ang sahog. Tapos, nasa sa inyo na kung century or ham bacon yung ilalagay nyo. So, dahil low budget nga, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, kaya ganito na lang po ang ginawa ko ngayon. Pero, in real life talaga, mga bipe, pwede talagang gamitin pang carbonara tong kanton. Kung namamahalan kayo sa linguine pasta, ganito na lang. At yun! Sahog na naman ang lunch namin ni Baby B! Diyos ko, pasesya ka na anak, nadadami ka sa aking cravings. Marami nga iba't ibang klaseng carbonara, mga B. Siyempre, nasa sa kumakain na lang yan. Kung papaano niya gusto yung pagkakaluto ng carbonara. Siyempre, pinatay ko na nga dyan yung apoy. Lodyon, puta ma-overcooking noodles. At dana, kimpa maglabay ako. Naglubay ang marabik carbonara yung luluto ko. Nag-yelo yung makanyan. Makikita niyo naman, mga B. Pwede na to. 5 to 6 person na makakakain. O, diba? Video. Nasa sa inyo pa rin, mga B, kung anong magiging kalalabasan ng inyong tipid na carbonara hacks. Buti na lang talaga, mga B, bumuti na yung pakiramdam ko dahil last day off ko to at may pasok na tayo for tomorrow. Harap, shoot ang muran na ini! Akakit ng mag-voiceover code, Minoron! O yan, tuloy! Message lang yan pa mag-voiceover ko. Potay da ko ang ting dyan. Uy, Diyos ko! Kanyaman, mga B! Kakaibayan lasa, mga B! Dahil nilagay ko nga po yung seasoning ng sweet and spicy pansit canton, medyo creamy na sweet and spicy ang malalasahan ko. Tapos, with additional cheese flavor, mga B! Diyos ko po! Hay nako, mga B! Sulit na naman ang aking lunch for today. Diyos ko, nananong naisip ko, pagi ako mag-GoPro. Matagal-tagal na kasi, mga B, wala na nag-upload ako ng about sa mga pagkain. O siya,